Hello, hello, hello! Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito ako, Antok na. So, ngayon, ngayong gabi, gabi na, alas 6 na. So, yan, alas 6 na nga. Gagawa ako ng pandesal. Kasi dapat pizza, maya-maya ang pizza, pandesal muna. Kasi ipapatubuin muna natin, kaya unahin muna natin ang pandesal. So, ngayon, umpisan ko na ang mga kakailanganin natin sa ating pandesal. So, pakita ko na po sa inyo ang mga ingredients natin sa ating pandesal. So, ayan. Una, ang ating flour, all-purpose flour, 2 cups. Ang ating water, less than a cup of water, less than a cup. Kulang-kulang isang cup ng natubig natin. Pinch of salt, half teaspoon ng ating vanilla, breadcrumbs, 40 grams ng butter, 1 pack of instant yeast, 2 tablespoon ng ating sugar, 2 tablespoon ng ating milk powder, at saka isang medium egg. So, ayan. Yan po ang ating kakailanganin sa ating pandesal. Ayan. Ngayon, ang uunahin po nating imimixed ang ating water, sugar, at ang ating egg, at ang ating vanilla. Ayan. Paghahaluin muna natin hanggang matunaw ang sugar. So, ayan. Umpisa na po natin. Ang ating vanilla. Hindi ko pala buksan. Ayan, buksan ko muna. Ayan. At ang ating egg. So, ayan. Halu-haluin muna natin. At tunawin ang egg kasama na ang sugar at saka vanilla. Ayan. Hayain natin matunaw lahat ang sugar. So ngayon, ang ating flour naman, milk, at ang ating instant dry yeast. So ayan. Halo-haluin. Yan. Haluin lang po natin at saka idagdag na natin ang ating salt. So, yan. Ngayon, ang gagawin po natin ay ilalagay na natin ang ating water mixture. Pero hindi po natin bibiglain. Paunti-unti lang, mga tatlo hanggang apat na bisis natin ihuhulog sa ating flour mixture. So, ayan. Okay, so, ito na ang ating flour mixture na haluin na po natin ang ating yeast, ang mga dry ingredients. Tapos ngayon, dito naman tayo sa ating water mixture. So, ayan. Haluin ulit natin. Bago tayo mag-umpisang ihalo sa ating flour mixture. Una, siguraduhin muna natin malinis ang ating mga kamay o daliri kasi gagamitan natin ng ating kamay sa paghahalo dito sa ating flour. So, ayan. Ngayon, paunti-unti muna natin ilalagay ang ating water mixture. So yan, ngayon lahatin na po natin. Ayan, basa.
Kung sa palagay nyo ba sa ang ating dough mixture, pwede po tayo magdagdag ng flour paunti-unti. Kasi hindi rin maganda pag nasubrahan ng flour. Sprinkle lang po natin. So, ayan. Ngayon, ilagay na po natin ang ating butter. Grams. Kasi ito 10 grams. Wala na kasi akong yung malalaki. Kaya ito na lang muna ang ginamit ko. Saka ulit natin haluin. So ngayon, kasi medyo ba siya, masa pa siya, lalagyan po natin ng flour, paunti-unti. Sprinkle lang po natin. Ayan. Pa siya. Nadagdagan lang natin. So, ayan. Ayan. Ngayon, ininid lang po natin ng maigi para maging smooth yung kanyang dough. So, ayan. Ininid lang po natin ng maigi hanggang maging smooth po yung dough niya. Tignan mo na. Lumating kasi ama ko. Kumuha ng kape. Pero kailangan pa siya ng inig ng inig. Okay? Ganyan. Ngayon, medyo basa pa talaga siya. Mag-a-add lang po tayo ng pang-sprinkle. Kaya hahanda lang po din po kayo ng mga half of a cup or 1/4 cup ng flour. Pang-sprinkle natin. Ng ating dough. Lagi lang ako ng butter sa aking kamay, daliri, para hindi siya dumikit. Tingnan natin kung elastic na lang ang kanyang dough. Hindi na siya mabubutas. So, ayan na siya. Hindi na siya natin mabubutas. Lagyan natin ng flour para hindi siya dumikit sa ating daliri. Ito. Ito ng ating dough. Ngayon, ilalagay muna natin sa ziplock, plastic bag na may ziplock ba siya? May ano ka pa? May zipper.
para hindi na, pwede rin naman sa ganito, pero kailangan ibalutin ng plastic para hindi siya makasingaw, para lumaki siya. Okay? So ayan, ilalagay muna natin dito sa plastic. I-rest natin ng mga 30 minutes. So ayan siya. Ganito siya kalaki. Ngayon lalaki pa yan. Baka mabutas pa ito. So i-rest muna natin siya. Ilatago muna natin sa mga warm place. Okay? So ayun, i-rest muna natin ng mga 30 minutes. Saka natin i-need ulit para pagtanggal ng kanyang air sa kanyang dough. Tapos, yun, mamaya ko na ipakita sa inyo ulit. Ngayon, gagawa naman ako ng dough ng parapat. Dough naman ng pizza. Hindi na ako magbibideo kasi meron na ako. Pwede nyo na lang i-scroll doon sa aking vlog. I think, mamaya pa lalagyan ko ng number para hanapin nyo lang kung anong number yung dough sa ating pizza. So, ngayon, babay na muna. Gagawa muna ako ng dough ng pizza. So hello, hindi ko na naman ako, nakapag-try na ako ng medyo 30 minutes, nakapag-sample na rin ako, nakapag-tanggal ng sinampay. So ngayon, antok na. Hindi ko na ako, naka-rest na rin ang aking dough. So ito na siya, umakaw na. So, diba? Nakapag-rest na ako, tsaka nakapag-rest na rin ang hinaan ng tika. Umakaw siya. Ngayon, nagagawin ko natin, ay lalagyan natin sa ating tingnan po natin kung okay na yung kanyang ano. So, ganyan po dapat ang ating dough. Ah, ayan. Magbutas ang sinampis. Umasahin ulit natin siya at tanggal ng kanyang hangin. So, ayan. Dahil okay na ang ating dough. Ngayon, ha, hiwa-hiwain na po natin siya. Wala akong panghiwa kasi. Ayan, hati-hati yung ka natin. So, hindi na lang talaga itong hati natin. So, wala pa itong hati ng alam. So ayan, naglagay na po dito ng breadcrumbs. Ngayon, bubulig-bulig na natin ang ating kandisal. Tapos ibibit natin yung kandisal sa ating breadcrumbs. Para sa mga manggagawang nawalan o naapektuhan ang trabaho dahil sa COVID-19 outbreak, naghahanda na rin ang gagawaran kung sakaling matapos na ang krisis na dulot ng sakit. Pag-ibalita po tayo kay Ray Pilayo.
yan. I-re-rest lang natin to. Lahat natin ito bibilogin. Tapos i-re-rest natin ng mga dalawang oras bago natin siya ng komite para pag-aralan ang mga hakbang na gagawin ng pamahalaan para sa kapakanan ng mga magdadawa kapag natapos na ang krisis na dulot ng COVID-19 outbreak. Sinabi ni Labor Secretary Silvestre Peña III sa programang Get It Straight with Daniel Rozon na isang halimbawa ay ang pagbibigay ng mga trabaho ngayon sa mga informal. Ayan, dalawa na lang siya. Patapusin natin. Patapos na pala. So ayan, ito na ang ating pandesal. Ngayon, i-rest muna natin ng mga dalawang oras bago natin i-bake. So, ayusin ko lang yung pagsalansan niya kasi magulo. Ayusin ko lang. So, bali ito na siya. I-rest muna natin. After 2 hours, ibibig. After 2 hours, ibibig po natin. Tingnan natin ang result. Kung ano ang texture ng kanyang tinapay. Okay? Pandesal. So, ayan. Dito naman tayo sa aking pizza. Nagagawa na tayo ng dough sa aking pizza. Ngayon, ibibig ko na kasi kailangan nang kumain ng aking mga alaga. So, ayan. Gagawin ko muna, tutok-tutokin ko sa kanyang dulo. So, ayan. Ngayon, lalagyan na po natin ng sus. So, anyway, hindi naman talaga ito yung recipe na ginagawa ko. Siningit ko lang kasi 'di ba sabi ko gagawa din ako ng doon ng pizza. So, babay muna. Tatapusin ko lang 'to. Focus tayo doon sa aking pandesal mamaya. So, ayan, babay. Hello. So, ito na after 2 hours ng ating pagpapatubo ng ating pandesal, pandesal. So, ngayon tingnan na natin kung tumubo pa siya doon sa kaninang pagkalagay natin sa ating baking tray. So, ayan. Buksan na po natin. Tara! Antok na ako. Buksan na lang gabi. So, ayan. Panlalaan ang ating pandesal. So, ayan. Ngayon, ibibake na muna natin siya. Kasi para na tayo mapagpahinga. Ito na ang ating pandesal dough. So, ibibig na po natin. Tara na. Tara na. Ito na pala. Lalaki. So, ayan. Nandun na sa ating oven. Binibig ko na siya. Tingnan natin maya-maya after 15 or 20 minutes. So, ang gagawin muna natin ngayon, nagpapakulo ako ng tubig na may asin. Kasi parang nahatching ako. Amok pa naman may ubot sipon ng kahapon. Pero ngayon medyo gumaling-galing siya eh. Diyos ko, huwag naman sana.
Yan. Magpapausok muna ako ng may asin. Okay, balikan po natin maya-maya ang ating pandesal kung okay na. So ayan, tingnan na po natin kung luto na. Nagpapawisan ako kasi nag-steam ako sa sarili ko. Yung may asin. Nag-boil ako ng may asin. So ayan. Diba? So ayan, tingnan na po natin. Yan na ang ating pandesal. Yan na. Tanggalin na natin kung okay na siya. So ayan, ito na ang ating pandesal. Parang dinner bread. So ayan, tingnan natin kung luto na ang, ay ko, ang init ang sa ilalim niya. Hindi ko makuha, mainit. So okay naman na siya. Sobrang lambot. Nako, lumikit. Sobrang mainit. So, ayan. Yan na po ang ating pandesal. Ayan. So, ayan. Bukas na natin ito matitikman kasi mainit. Lalaki. Busog ka na sa isa. So, ayan. Luto na ating pandesal. Magkaakyat na tayo. Ayan. Gandang gabi. Hanggang dito na lang muna tayo. Sa aking vlog ngayon, pandesal. Yummy. Diba? Eh, gawa na lang kayo. Huwag na kayong bumili sa labas. Ang init. Maraming salamat po sa panonood. So, ayan. Bukas na natin ito matitikman. Lahat. Init na. Tsaka busog na tayo. Maraming salamat po. So, ayan. Okay na ang ating pandesal. Malalaki nga ng sobra. Wala kasi ako nang hulmaan ng ano yung tray ba ng hulmaan talaga ng tinapa yung maghihiwalay. Yung malalaki na ang ginawa ko kasi wala rin tayong time. So, ayan. Bukas na natin ito matitikman lahat. So, ayan. Maraming salamat po sa panonood. Ngayon, yun lang muna kakainin ko. So, ayan. Ano na. Gawin ang dalawang alaga. So, yan. Titikman muna natin itong maliit. Ayan. Maraming salamat po sa panonood. Sana magustuhan nyo itong recipe ko sa aking pandesal. Ayan. Maraming salamat. Bye-bye na po. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye. Happy weekend po sa lahat. Bye. Tulugan na. Kumakain pa ako. Sobrang lambot. Bye. So ayan, nailipat ko na po siya sa ating lagayan. Ating pandesal. Ilagay ko na dito. Ito po siya. Diba? Sobrang lambot. Sobrang lambot ng ating pandesal. So, kaya hanggang dito na lang muna. Bye-bye na. Tapos ko na. Naipakita ko na sa inyo. Hindi ko na siya nahintay bukas. Ayan. Ayan. Diba? So, kung gusto nyo pa na medyo sunog, pwede nyo pa yung i-bake siya ng mga 1 to 2 minutes. Ayan. Bye-bye na. Hanggang dito na lang muna tayo. Bye! Hindi sad.